Hello mga sir, mga paps, Motor Riders Hub po ito. So ngayon naman ay magbibigay kaalaman tayo or magtuturo tayo kung paano mag-reset or mag-manual reset ng eco ng ano ng RS150 natin. So manual reset siya. So ngayon babaklasin natin dito kasi dito siya matutugunan. So dito siya banda. Dito po. Ayan. So babaklasin natin muna. So ayan na po. Bali nakabaklas na siya. So mga tools natin. Ito po mga tools natin. Ito yung magiging SES natin mamaya. Ito po. So dito natin tatanggalin. Tatanggalin lang natin dito. Bari ito po siya. Ito po yung ano natin, data link connector DLC. Data link connector, dito po yun natin i-manual reset. Dito ipapasok po natin ito. So ito ay pakikita mo na lang sa ano, pwede mo sa mga wirings ninyo. Ganyan ninyo lang po ang pagkagawa. So makikita nyo po yung wire na blue at saka green. Blue at saka green po, ulitin ko po, blue at saka green. Doon tayo magtatap ng SCS natin or yung service check short dito sa may data link connector natin. Bali ito po siya. Okay. Medyo hindi lang masyado clear. Pero yung papasukan nyo po ulit ay blue at saka green sa pag-reset ng echo ninyo. Kasi lahat po ng computer box may... Basta lahat ng may mga computer box ay may ganito po. Bali ayan lang po siya. Nakapasok na po. Make sure lang po na ano. Make sure lang na nakapasok siya. Ayan. At saka make sure na nasa ano po siya. Nasa blue at saka green. Blue at saka green na wiring. Ayan. Blue, green. Okay. So kung wala po kayong ganito na wiring, pwede naman po na ano, na paperclip. Pwede po 'yun. Tanggalin niyo lang dulo paperclip tapos gagawin yung U-shape siya, ganito. Then ipapasok niyo po siya dito sa terminal nito. So ngayon kasi nandito na siya, yung gagawin natin is open po natin yung susi. Pag-open po natin ng susi, bali i-throttle po natin siya. Bali full throttle po natin siya. Then mag-account po tayo ng five seconds. After 5 seconds, release lang natin tong throttle. Release ang throttle, then i-off. Bali yun ang gagawin natin sa pag-reset ng manual reset ng echo natin.